So what is up, guys? Shinobi is back. So for today, ay pupunta tayo sa Tinder Speed. So pupunta tayo sa Tinder Speed. Kasi maintain tayo ng motor sa kanila. Last time nag-galing na sa kanila, nagparepak ako ng front shock. So, kasi 1 year na itong hindi pa nare-repak. So, yung pag-ano nangyari, pag-open nila, medyo sunod na daw yung mga oil ko. So, kailangan na din talagang palitan. Buti na lang, nagpapalit na ako agad. Punta tayo sa Tinder Speed. Para ano naman, ang papagawa ko naman ngayon yung basic cleaning ko. Kasi siguro magkapalit na ako ng mga bola, ganito naman. Pero kung palitin na yung mga panggilid ko, siguro hindi muna ako magpapalit. Kasi unang-una, hindi pa kaya ng budget ko ng isang bagsak na ngayon na. Pangalawa, kung magpapalit ako, syempre, doon na ako sa mag-upgrade na ako, doon na tas na ipapalit ko. Kasi ganun din naman, gagastos na rin ako. Tapos i-stack pa ilalagay ko, diba? Syempre, doon na tayo sa upgraded na. Shoutout sa Tinder Speed. Alagaan niyo ulit ang maayos sa Tinder. At kaya din ako magpapaayos ngayon kasi gusto ko maganda yung kondisyon ng motor ko. Dahil ito karating tayong long ride. Pero yung long ride ngayon, hindi ko muna sasabihin kung saan. Kapapanood mo na lang kung i-vlog ko din yun. Ay, sarap pala ko na. Ganda pala ko ng feeling ng aero kapag mga pag-gol na alagay. Ganda na bro. Uy, traffic dito. Tumitadaanan lang ako saglit dito sa may upper, tapos diretso na tayo. Nag-withdraw din pala ako, wala pala akong pera. Sundan lang natin ito si Kuya. Kuya, galingan mo. Kuya, galingan mo sumingit. Ito ang susundan ko. Uy! Liliko ako, liliko. May karaan. Yan, dito na, yan. Tapos makita dito si Motopobia, no? Sa sinasan. Napaka dito yung mga yun, eh. So, shoutout sa DC Squad. Ano ba yan? Bakit kami pa yung naiilang ikayo pa ngayon kumaka-counter flow? So, off ko muna yung camera, guys. Balik ulit ako mamaya. Okay. Let's go. So, ayun. Tapos na yung mga kailangan natin gawin. Ngayong umaga. Diretso na tayo ng Tinder Speed. Anong oras na? Sana wala ganun tao na nagpapagawa para... Siyempre, maaga tayo baka tapos din. Marami-rami pa tayong gagawin pag-uwi. I'm a busy person. Kailangan ko lang mag-unwind. Kailangan ko lang magpahinga. Tamang-tama.
Sana matuloy ang long ride ko ngayong linggo. Long ride is good. Unwind. Sana matuloy. So, ayun, huwag natin batuhin. Tama-tama sa pag-unwind din pupuntahan natin pati yung pagre-relax. Pero dahil ano, sa ngayon, maintain muna tayo, maintenance muna ng motor. So, di sabihin nun, gastos na naman. Awit na nun, yeah. Grabe. Typical DOST morning. Morning lang ba? Parang hindi naman nawawala ng traffic dito. Yun ah. Dito na. Ito na ba? Sabi ni boss yun. Yan, wala nang traffic dito. Okay ko. Wala nang masyadong traffic dito. Ah, lubak. Hindi ko nakita. Isang manor. Traffic. Kapag lang pala yun, traffic na din dito. Ang sabi ni Sir Dar sa akin kahapon na understand, agahan ko daw mga before 7 para ako yung unang-una. Ano yung oras na? 9:30 na. Ay tayo dyan. Salud lang sir. Ito tayo sa Tinder Speed. Aba, ano? Oh, ba? Ang daming tao. Yun, mukhang wala pa naman. Morning po. Ano po, na nagpa-schedule lang po ako ng CBT kay Sir Dark. Buti wala pa. So, hindi na tayo sa Tinder Speed na wala yung tarpaulin nila.
Ayun. Yeah. Tinder Speed. So, shout out sa Tinder Speed. Parang wala si Deser dito. Yung gumawa ng motor ko nung nakaraan. Ayos lang. So, setup ko muna ito. Mag-ayos muna ako ng gamit. Balik ulit ako mamaya. Okay. Let's go. Motor shop. So, ito ang chief mechanic nila, si Sir Jer Speed. And subscribe kayo sa channel niya. So, mga sir. So, ano yung gagawin natin ngayon, sir? CVT, cleaning tayo. Then checking, proper lubrication, mga replacement. Kung kailan ba natin dapat palitan. So, ituro natin ulit para sa sir. Para sa Shinobi Rider, makakasama natin yan. So, pakita din natin ulit lahat, okay? So, yan guys, visit nyo na lang din yung Facebook page nila. Ilalagay ko dito sa description. Tapos, punta kayo dito, visit lang kayo. Pwede kayo magpa-schedule, nag-accept din sila ng walk-in. So, anytime, any day. Tapos, chat nyo na lang din sila kung available. Visit nyo yung shop nila, guys. Magagaling mga mekaniko dito. So, ayun guys, ha. Explain naman ni Sir Jer Speed ngayon kung ano yung mga dapat gawin sa CVT nyo, kung ano yung mga dapat i-check. Ito lang yung, kung mapapansin nyo, yung, yan, yung dumi na sa loob. Ayan. Itong dumi kasi na to, ito yung isang nag-focus ng dragging. Kapag ang dragging kasi, ito, yung dumi na yun, namuo dito sa bell. And then, itong lining mo, napuno na rin ng dumi. Kapag napuno na ng dalawang dumi to, so once na kumagat yung lining mo dun sa bell, ayun yung mag-focus nung dragging. Kasi bakit? Kasi pag inipit niya yan, mula dito, kapag ka nag-trigger yung bumuka na yung lining mo, umipit dito, at meron siyang dumi, yan, yung dumi-dumi na yan sa gilid, is mag-slide siya. So, yun yung malakas na vibration na mararamdaman natin hanggang sa manibela. And then, checking ng belt kung okay pa yung belt natin or kung palitin na. So, yan. Kung mapapansin nyo, yung crack. So, meron tayo nababalitaan na puputulan sa daan. Ibig sabihin, hindi nila na may maintain or proper maintain yung motor nila. Kaya, nangyayari yung mga ganong bagay. So, ito, recommended ko for ano na to. For replacement kasi itong crack na to is katagalan, mabilis to, mabilis ano yan, lalo na magdando long drive kayo. And then kung mapapansin nyo yung lambot ng belt, kapag kamalambot naman na yung belt nyo, parang lantang gulay na lang ganyan, so palitin yon. So you, pero minsan sa odometer tayo natingin, from 10k, 8k bago tayo magpalit, okay yon. Pero iba-iba kasi ang ayun yung design. So ang gamit natin is magkakaiba tayo ng paggamit. Yung iba walwal, yung iba tamang gamit lang. So hard break in. Pero yung iba kasi talagang may angkas na, mabigat, and then walwal pa magpaandar. So yun doon na po pwersa yung belt natin. And then yung 8,000 na odometer before replacement ng mga belt, okay lang din yun. Ngayon, sa pulley set naman tayo guys. Explain naman ni Sir Jer Speed kung ano yung sa pulley. So, basic maintenance ng pulley set. Paano natin malalaman kung palitin ba to or hindi? So, meron naggagawa ng re-angle or nire-replace nila tong. Kasi kapag may lubog na tong pulley set mo, hindi na to siya dumudulo. So, dito kumakayas yung belt mo. Kung mapapansin nyo itong pulley set ni sir, is may lubog na. Yan sir, awang. Sabihin. Yan, yung lubog na. So, kapag ka may uka na to, or palitin na to.
Ayan, hanggang dun sa ano niya. Yung sa pulley, and then yung drive face niya kasi malalim na yung... Tama. Tapos ang tanong kung dumudulo ba yung stock. So dito siya makikita sa pulley, huwag dito sa drive face kasi minsan overrange ang drive face compare dito sa pulley. So hindi siya ganun dumudulo. Ayan. Oo. Kasi all stock pa lang yung gamit niya. Ito naman ni sir kung paano yung mag-dismantling na ito. Itong clutch ay torque drive nut is 39mm. Pwede nyo siyang gamitan ng manual at pwede nyo rin gamitan ng baril. And then makukuha nyo na yung center spring. So, stock center spring gamit ni sir. Dito na lang po. And then, para ma-access natin tong torque drive nyo, meron siyang pin. Yan, yung pin guide. So, para matanggal lang yan, pwede siyang sungkitin, pwede siyang kamayin. So, ako kasi kinakamay ko lang to. Madali lang naman tanggalin. Eh, wala tayong pokong. Kamay pala. Ayun, natanggal na. So, kasama sa nililinis natin to dito sa Team Gear Speed, guys. Ayun, punta lang kayo, guys, sa Team Gear Speed. Magagaling mga mekaniko dito. Hindi kayo pa uuwiin na may problema yung motor nyo. Ayan, tama yun. Ayan. So, yan lang naman siya. Then, linisin natin ulit to. Pero bago kayo maglinis, ang iniingatan natin dyan is ito seal, yung o-ring nya. So kapag ka may uka yung o-ring mo, and then dito sa mga o-ring na to, kapag ka may once na uka dyan, magtatagas yung grasa nito mula dun sa loob ng torque drive hanggang doon sa labas, at baka maging cause pa ng sliding yung belt mo. Kasi once na tumagas yan dito sa loob, dito kakayas yan. Yan, yung belt mo kasi nandiyan nakapatong. Kapag ka nangyari yun, dumudulas yan dito. So since na torque nga to, ito yung nagbibigay ng arangkada. So, kailangan free siya sa grasa. Malinis. Sige sir, rolling na ako. Pero video na. Sir, yung ano po di oil seal mo may ano sana. Papalitan. Sige. So ito papakita lang natin yung easiest way kung paano linisan. Yung ganyan kadami na PVC. Yung iba hindi nila sinasamang linis to. Para sa akin sa GR Speed kasi kinasama namin to. Bakit? Kasi kapag umandar na naman yung CVT or yung panggilid set mo at yung dumi na nandito is nandyan pa din, kakalat lang siya ulit dun sa buong CVT kapag hindi ito nalinis. So ganyan lang naman yung kadali para linisin. Ganyan lang ang kadali yan. Ano yung ginamit mo pandinis, sir? Gumamit tayo ng RS 8 degree, sir. So, meron bago lumabas na RS 8 degree, sir, which is yung aerosol. So, para sa akin, maganda rin yung aerosol nila, pero mas preferred ko to kasi mas matagal mo siyang magagamit kasi yung aerosol may halo siya na pang pressure para dun sa may lumabas yung degree, sir, niya. Ito kasi puro. So makikita nyo yan, yung dumi niya, di ba? Ganyan-ganyan lang, brush nyo lang ganyan. Ayun yung pagod. Yan.
So sa lahat ng mga kliyente namin, sa CBT cleaning namin, sa halagang 300 pesos. Ayan, ganito ginagawa namin. And then, ito na yung pinaka-magic dyan. So, dahil maganda yung ginamit natin, na i-greaser. So, babalikin natin yung para CBT mo para balik bago ulit. So, ayan guys, alam nyo na, 300, affordable, tapos ganyan servisyo, saan pa ayo? Sa Jerspeed na ayo. Tuwing kailan dapat nagpapa-CBT clean? Kung ang ginagawa nyo sa CBT nyo is daily use, so daily driven, ang frequency ng cleaning is twice a month. So sa akin kasi para sobrang ingat ko sa panggilid, dyan kasi yung puwersa or yung performance ng motor natin since automatic yung motor natin. So dun sa CBT nang gagaling yung power na kailangan natin. Mapa-stock man, mapa-bore up man lang yan. So, kung alalagaan yung CBT nyo, so, ibig sabihin, nasa optimal performance yung motor nyo. Na? Anang na? Again na sir. Oo nga. So, kasama sa cleaning package natin, ito yung isa sa pinakamahalaga itong clutch assembly natin. So, ang akala ng lahat, ang clutch assembly natin is consisting lang siya ng clutch spring. Pero isa ring cost na ito yung naglalock yung clutch shoe mo dito sa poste. So, tapakita natin. So, hindi lang tayo cleaning dito. Lubrication tayo ulit ng mga parts ng CBT. So, hindi natin titignan, ay, malinis pa to. Hindi tayo ganun dito. So, kahit malinis yan, proper lubrication pa rin ang dapat niya. Kasi bakit? Umiinit kasi to kapag nasa loob na. Umiinit lahat yan, mga parts na yan. Kaya kailangan proper lubricated yung mga moving parts dyan. So, papakita natin. Ingatan nyo lang yung pag-ano, tumatalsik. Yung mga lock. Baka mawala. Oo, wala. So, technique lang sa pagtanggal nito. Tataloy nyo lang yan. Para umangat. Yan, para umangat. Yan, pwede yung tanggalin yan. So, ito yung isang mahalaga dyan. Ayan. Kung mapapansin nyo, maganit. Maganit ito. Dito. Ayan. Kaya kahit malinis yung buong assembly na to, once na maganit to, hindi siya magpe-play ng mabuti dito sa buong bell natin. Hindi siya kakapit. Kaya kailangan ng proper lubrication. Ano?
ang tono niya, maganit. Hindi na siya masyadong mad... Pinaikot. Malaking bagay yan. Lubrication, kahit malinis siya, madumi. Basta malubrigit na malayo siya. Alin, alam ah. So, sa mga atulad ko na hindi pa ganun karunong sa motor, dapat yung mga pinupuntahan yung mga mekaniko, yung talagang mga may alam, tsaka yung may mga may malasakit sa mga customer nila. Kasi tulad yan, di ba? Yung iba, hindi nila gagawin yan eh. Nilinisin lang yung CVT mo, di ba? Dito sa Gerspeed, alaga yung motor mo. So, nalinis na natin yung buong latch assembly. So, ito yung housing. So, ito yung poste na dapat nilulubricate din natin. Kahit malinis yan or madumi. So, dapat yan. Once sa pinalinis nyo, dapat nilulubricate yung loob na to. Kasi mahalaga yan. Diyan nag-ano yung latch natin. Diyan nagpe-play yan. Yan. Ngayon, malambot na siya. So, sabay-sabay na ulit yung tatlo magpe-play. Magiging smooth na yung takbo ng motor. Kasi malinis na siya. Lubangga na yun, sir. So, malambot na ulit ng play ng tatlo. Diba talaga, pag may alam? Oo, dapat. Magaling talaga mga mekaniko na alam talaga yung mga ginagawa. Kasi iba, sir, ang problema. Kaya yung na-experience natin. Kilalang pangalan na yung napunta. Kaso ang problema. Once pag tinamad na kasi, hindi na gagawin. Kasi sabi na ito yun, mamalinis to. Buka-buka na lang. Pero dapat kasi, once tinanggan mo na, re-lubricate mo. Sayang yun eh. Sayang yung gawa eh. Kumbaga pag yun. Binuksan na eh, kaso hindi binaklas. Kaya dito sa amin gano'n. Gano'n lahat ang in-instruct ko sa kanila. Kasi ang gagawin, once tinanggan nyo, nakita nyo malinis man yan, lumaro mo. Re-lubrication tayo. Mayroon pagtansya ng rebound eh. Tapos nalinisin yung CVT natin. So, papalit na lang tayong brake. So, tapos na. Papaaramdaman muna natin kung anong mga nagbago sa takbo ng motor. Tama-tama yan sa long ride natin sa Friday. So, yun guys. Tapos na tayo. Nang gawin ni Sir Gerspeed yung motor natin. So, may sticker pa tayo. Team Gerspeed na tayo ngayon. Ayan si Sir. So, shoutout na muna sa mga nandito. Sir, gusto mo shoutout? Sa vlog ka. Shoutout sa mga team licensing dahil sa Facebook. Ayun, sir. Thank you. Shoutout. Okay, sir. Gusto mo shoutout? Okay na. Tapos, sir. Bale, si Sir Justin na yung mag-end ang vlog natin. Sir, ikaw na. Sa lahat ng mga Zinobi. So, subscribe lang sa channel niya. And then, visit kayo minsan sa Team Justin. Dito yung shop namin. So, nakita niyo yung mga ginagawa namin dito, pinakita natin lahat yung mga ginagawa natin. CVT pa lang yung pinapaginagawa natin. So meron din kami dito yung bore up, engine refresh, upgrade. So lahat yon, installation, and then front shock repacking.
So, lahat naman, ginagawa namin hanggat makakaya sa Team Justice. And then, visit lang kayo na Taguig. Holy Spirit Street, Holy Family Village, Bagong Bayan, Taguig City. And then, so, visit lang kayo sa Stage Green Minister. Okay. Sa Kinobi Rider, so, shout out sa lahat. And then, support local vloggers. And then, share, support nyo. Thank you po. Okay, so, patabot nyo na natin yung vlog na. Maraming maraming salamat po.